Kung saan nila to, mm-hmm. ah. Ito ba, ano na? Ito ba, legit na? Direct? Pakisagot nga muna ako. Legit. Okay na to? Okay na. Okay na to? True. Oh, okay, sige, okay. Game na tayo. For the game number 2, Team Cyanide Alpha. For the red side, Impunity Cage naman sa ating blue side. Dito tayo sa red side kay Boom. For the X-Borg, Rookie Maru. For this Valier, 7KH. For the Atlas, OP naman sa kanyang Harit at Niker. For Damasha. I think medyo nagka-anuhan tayo kasi yung Impunity is na... Panoorin na lang natin kung paano nga ba magiging effective yung Balmon for this game number 2. So, kaabang-abang. Ito yung mga metang ano eh, talagang nagugulat yung ibang mga players, and especially tingnan natin dito, mukhang kinakagatan tutang pikit yung isa dito. Samantalang si Ken, inaka-ready na for that one. Harit nga ba ang kanyang makikita at nagkakita na mga tropa? Tingnan natin kung mare-reset nga ba yung gold buff. Yes, na-reset pero Zaman Force na ibigay. Medyo dalawang laban yung nakikita natin. Pero tingnan mo, si paring Atlas, grabe na naman yung zoning na pinapakita dito. Pero tingnan natin kung makukuha nga ba niya yung gold buff na kanina niya pang inaantay. Pero syempre, may retribution yan. Makukuha at makukuha niya yung mga bagay-bagay. Pero medyo naging matagal yung laban dun sa bot lane. Samantalang top lane naman natin. Niker, napatay si Yuzong dun sa taas. Grabe ka nga naman dun. Grabe ka nga naman dun. At saka naalala ko lang dito sa Balmon Pit na to. Ah. Maalala mo lang din, Kuya Erp. Ito yung isa sa tournament sa MPL na ginawa nila na pang-steal ng Lord. Kadalasan, kung mapapakalala mo. Binigyan ng half court. Oo, diba? Binigyan ng half court, nakakaibigan. Palo nga naman eh. Yun yung naging tulay para mang-steal ng Lord. Parang instant retry. Parang siyang instant retry. Depende na lang kung medyo masakit na rin naman yung damage sa kaya mong ipabride, di ba? Lalo na pag naka-berserker fury na yan. Pero feeling ko mag-ano siya eh, more on pakunat type siya pakunat. Dito. Eh. Tanky pero magbibigay ng damage. Yes, pero yan. O, pansin natin Feather Air Strike nila pag. Pero I think for the zoning lang din naman yon. So tama kuha lang din naman ni... Tamang kuha for the Little Wanderer. Wala pang ganun nangyayari. So tamang ambahan lang din. Sources item, more on title. Tama ka dyan. And ito na nga ata, magsisilbing clash na nga ba itong pagkagat ng aso na to? Tutang pikit, kumakagat lamang dito kay paring Atlas. Pero OP na, natalunan! Zaman Force na ilapag! Pero tingnan natin kung makakatakas nga ba siya dito, Ninja. Disengage muna yung tropa ng Team Cyanide dito kasi nangangalib na sila. Meron pang Feather Airstrike na kayang i-provide. Pero this is the right time nga ba for the both teams na kumuha ng Cryo Turtle o papalampasin nila yung tamang pagkakataon na yun. Pero tingnan mo yung aso, yung tutang pikit kanina pa yan. Ayun yung nangbubudol sa kanila eh. Ayun yung nagsisilbing tangke. Kasi kahit mamatay yun, kaya niya magdadasal lang siya ng very light, mabubuhay ulit si Tuta. So nagiging maganda nga yun for the Team Cyanide. Yes, advantage din sa kanila kasi ay nakinaganda. Nakalmot. Kay si Rookie, pero nakatakas lang din. Kinalmot si Balir, munti kang pang matamaan, buti na lang talaga, nagamit niya yung ultimate niya para makatakas nga naman doon, instant purify yun for them, pero Ninja dito, true damage na yung sinasalad niya kay Boom, medyo negative nga naman niya kung sakasakali man, pero inikutan, nag-ikot-ikot lang laban dito, 1v1 with the great one, tignan natin kung sino nga pang makakatakas yung purify. Hindi pa rin natin alam kung ano yung pwedeng gawin. Impunity. Uy, naku po! Zaman Force na bigay doon. Patay agad yung isa. Mga kaibigan, tignan natin dito si paring Esmeralda. Tignan natin kung lalaban nga ba siya dito sa dalawa. Pero tignan mo naman, yung kaya niyang i-provide na damage dito, medyo negative nga naman. Wala nang buhay yung mga tropa niya. Si Rookie Maru, nakaabang lang sa bandang gilid. Samantalang si Ninja dito, iikot-ikutan. Bibigyan natin ng half-court mamaya. Tignan natin kung makakapalag nga ba si Boom. Wala nang Firaga armor dito. Wala rin siyang pangkuha. Mga kaibigan, pero mid lane, tignan natin direct dito. Mukhang may naglalaban si Masha laban dito kay Esmeralda. Pero Esmeralda, nagpo-proc na ng ultimate. Chat, mukhang kukuwanin pa kasama for nice na dito mga kaibigan pero natulak pa rin. Feather Airstrike na ibigay dito pero tingnan natin 7KH mukhang mapapatay pa nga sa pagkakataong ito nakagat ng tutang piket pero apat dito sa tropa ng Impunity Cage magdi-disengage na lang wala pa silang sapat na damage para mapatay si 7KH dun nakuha na pa sila ng turtle. Grabe nga naman. Kumbaga, napaga rin kasi yung talon ng isang Esmeralda daw gusto niyang ma-steal eh. Hindi pa rin umabot ika nga pero as we can see here on the bottom lane Ninja vs. Boom, nag-disengage na lang din si Ninja doon kasi matatanggalan lang din naman kasi ng armor itong X-Borg. So, delicates. Ayun na nga, Purify, naikas na. Pero tingnan mo na si paring OP natin, natirahan ng dalawang beses si Crazy. Nakita niya na may damage na talaga dito yung tropa pero kailangan nila mag-engage pero disengage nga pa. Yung Impunity KH kasi nakita nila yung damage na kaya yung provide ni OP. Tapos hindi rin makontra agad ni Ken kasi wala pa siya masyadong item. Diba? Medyo mahirap to for the both teams pero para sa akin Impunity KH gigil for the game number 2.
Siyempre, kung baga, gusto naming bumawi. Pero as we can see here on the middle lane, I think gustong kuhanin ng team Cyanide. Pero hindi rin naman din papayag nga naman yung Impunity dun kung sakasakali. Kasi andito si 7KH na nakaabang na agad. Naku po. Pero ang sakit agad ni Harita. Ang sakit ng Harit. Guys, simple lang kasi yung Harit. Eh. Pag nag-level, ano yan, level 6 o 7 o 8, pwedeng-pwede na yan. Pero last insanity for that one. Niker nakapatay din dito sa mid lane. Ninja nag-aabang ng mga bagay-bagay. Si Balmont ay nandito sa gitna. Sinamahan pa ng Fatal Links dito, mga kaibigan. Si Ken lalaban, pero hindi na rin siya makakalapit. Yusong, pinakawalan ng dragon. Uy. Tingnan natin dito kung magsa-Chinese New Year ka ba, mga kaibigan. Knock up yung isa. Pero si OP dito, eh, buhay pa. So, fuhi na. Habol din si paring rookie. Nakapag-figure out nga naman. Istika niya pa sa may Zaman Force para mamatay ang isang dragon doon sa blue side or doon sa blue buff. Oh my G, grabe talaga yung pinapakita ngayon ng Impunity. Then naging error din sa isang Yusong natin na idiretsyon pa yun kasi apat yung nakaabang sa kanya. Alam naman natin kahit anong kunat mo pa rin, hindi pa rin enough yun na lumaban. Pero as we can see here, Impunity sa may top lane objectives ang gustong kuhanin nga naman. Lamang na sila sa ano, no? Lamang na sila sa kills objectives, nakabasag sa may top lane. So, yung pagbawi, nakikita na natin. Totoo, si Ken, tignan natin siya kasi Ninja kung paano yung magiging taktika nila dito, mga kaibigan. Pero yun, Fatal Links, nag-connect na naman dito. Last insanity para naman sa kanila. Binigyan ng half-court na steal pa nga. Yung third there dito, Niker, lumalaban si mid lane. Ken dito, mukhang running out of life. Patay pa nga rin. Samantalang Niker, takbong mayaman. Hinahabol lang apat, mga kaibigan. Pero yun lang yung gusto niyang patayin eh. Si Ken lang, ang mahirap pa dito for the team ng Cyanide, hindi sila makalapit dun sa Harit kasi every single time na papasok si Esmeralda, nandun yung Valir para itulak siya, para hindi makapagbigay ng burst damage. Pero tingnan natin si Rookie Maru, kinagat ng tutang pikit, minagsakan ng galit mula sa langit, mga kaibigan. 7-1 ang ating score, 8 minutes in our game time. Yun yung sinasabi natin din sa Balbon kanina, kaya niya nga mag-steal ng turtle, kaya niya mag-steal ng Lord. So, kahit ganun kung man yung nangyari, hindi pa rin naman nakakalayo yung gold lead ng Team Cyanide and Impunity KH. I think makakahabol at makakahabol pa rin naman. Pero item tag tayo direct ka sa kay OP. Oh, Feather of Heaven agad. More on attack speed talaga yung kailangan niyang buhin. Ako sa akin, mag-holy crystal lang to. Pwede kawala na to. Na to pala. Sa Jane na yan para sa kanila. Pero uy, si Rookie Maru, naramdaman yung sakit. Pero Zaman Force na ibigay din dito. Plus the last insanity, Fatal Links, nagkunek. Halos lahat ng ultimate na ibigay. Pero Sofu dito, mukhang papasok. Nakita si Seven, napatay ka na sa pagkakataong ito. Ito naman, ngayon yung Balir. This is the right time para makabawi kami. Double kill para sa kanila. Pero tingnan natin dito si Niker, nakaantay. Si Crazy yung napili dito. Kinagat ng tutang pikit. Kaibigan, mabibigyan pa nga ba? Tatlo yung laban sa tatlo. 3v3 with the Great One. Pero to, ang nangyayari, Ninja sa bottom lane, kumukuha lang ng objective. Wala siyang pakialam doon sa clash eh, no? Hindi inaasahan niyo na, uy, patay pa nga, sir. Grabe naman si OP, talaga namang overpower. Grabe, pinapakita ng Impunity KH dito. Wala silang pakialam sa kung anong possible na mangyayari. Basta dire-diretso kami sa pagiging aggressive. Sa amin to, kailangan sa amin to. Yun ang gusto ko patunay. Sniker yung naging susi ng Impunity for this game number 2. Ang sakit. Tapos yun, nakakakuha pa rin siya ng objectives doon sa may top lane. So, dito sa my middle lane, Feather Airstrike nila pag para nga naman ma-taboy yung ating tatlo sa Impunity. Kasi delikado nga naman kung ito yung mababasa sa kanila. Alam na kasi ni OP yung damage na kaya niya i-provide para sa Team Cyanide. Eh. Mm-hmm. So, ito yung tamang panahon para i-maximize niya. Especially, hindi na kontra nung Esmeralda. 0-3 yung Esmeralda. Oh. 0-3 yung Esmeralda. Uy, Fatal Links. Walang tinamaan agad. So, disengage yan kung sakali. So, Cyanide, pwede sila mag-engage sa teamfight kasi wala na crowd control ngayon yung Impunity. Tapos yung kalamangan ni Emas na pupunta dito kay Niger. Ayun, pinagat pa. Si Rookie Maru nakatakas pa nga. Naku po. Yun na nga, mga kaibigan. Pero pinalmo pa, ayaw tigilan ng TCN yung pagiging aggressive. And I think gusto na nilang simulan itong first sanctuary lord natin. Pero I think kailangan muna nila makapatay. Kailangan nila makapatay. Tingnan natin, ha? Kailangan abangan mga natin. Kasi, ayun na nga, Zaman Force nila. Pag tatlong tira lang, apat, make it four. Mega kill para sa kanya. Feed or troll, again, napatay naman dun. Ang isang makulit or si Niker, napatay dito. So, tingnan natin nga kung mabibigyan. Tingnan mo naman yung aso. Siya lang yung, kumakamada dun sa mid lane. Eh. Naging, kumbaga siya yung naging zoning. Pero yun yung nagbukas dito sa Impunity na mabasag yung ating mid lane. So, 10 minutes in our game, 4-11 ang score. Pabor na pabor sa Impunity KH. Even sa objectives, lamang ang Impunity dito. Mm-hmm. Na ano, no?
kumbaga nahihirapan yung isang Esmeralda natin knowing na siya yung ano eh, damage dealer dito. Natutulang kasi Fatal siya Links nang connect na nga dito, mga kaibigan. Last Insanity naman, ibinigay agad si Ken running out of life. Tignan natin kung mabubuhay nga ba din. Uy, mukhang nakatakas pa nga siya dun sa pagkakataon na yun. Pero that is the right timing for the Team Impunity na kuwanin yung dapat kuwanin. 7KH dito, mamamatay na rin. Sofu, nakaredy na. Mananakap pa nga ba? Hindi naman din. Pero Ninja, maikot-ikot lang nila pagkagad yung half-court. Pero tignan natin kung sino makakuha. Ito na yung Dragon Lord has been slain by the Harit. Pero makakatakas, disengage muna yung Impunity kasi negative sila dyan. Uy, natulak! Natulak pa dun! And mukhang mambabakbak pa si Niker dito. Kinagat ng tutang pikit, mga kaibigan. Pero susubukan nga bang palagan ni OP dito? Hindi na nga lang din. Alam nila na may ano, may Sanctuary Lord na kung sakali magkakamali yung Cyanide, it's either tapos na yung laban kung sakaling maubos sila sa clash na yun. Pero hindi napapansin ng Impunity na nakakabasa pero nakakakuha ng objectives dito sa may bottom lane, ha? Kumbaga, ang nangyari sa Impunity, mas nag-focus sila sa clash na nangyayari na binibigay nung apat dito ng TCN. Kasi para naging labanan nito, 6v5. Uy, ang ganda! Ang ganda ng Fatal Links dito, mga kaibigan. Tignan natin kung lalaban pa nga rin. Summon Force na ilapag. Pero hindi, yung tutang pikit lang pala yung nakuha dito. Medyo nagkaman sila doon ng pang ano, ng pang aggressive dun. Pero tignan natin kung ngayon bottom lane eh nagiging ano na, nagiging sumasabay-sabay na ang lahat ng mga bagay-bagay. So si OP, wala nang Summon Force yan. Pwede nilang palagan, pero more on na muna sila. Kailangan muna nilang kuhanin itong ano, yung nasa Sanctuary Lord declare. Pero halos lahat nakukuha na sila ng objective. Six turrets na dito yung ang ano. Ang bilis! Mabilis talaga yan. Ang laking bagay ng ginawa ni Niker talaga. Falling Star Moon. Nag-focus siya sa objectives, tapos on point or on time yung pasok niya sa mga clash. Well, commendable dun kay Niker. Kanina pa sa early game pa lang eh. Miski naman yung game number one, nandun na yung lakalakasan talaga ni Niker. Medyo hindi lang talaga nila na ano na bigyan ng ustisya yung paggamit ng Claude kasi nga na nerf na rin siya. So mahirap nga naman yun para sa kanila. Pero uy, Blazing Duet, Summon Force Pass, the Fatal Links, inaibigay na. Tingnan natin kung papasok nga ba sila. Binigyan ng half-court dito ni Parin Balmont, pero si OP dito running out of life. Mamamatay na rin si 7KH dito, pero yung bottom lane direct, wala siyang pakialam. Pero patay pa rin si Niker dito kay Crazy. Talaga namang mababaliw ka pag tinamaan ka ng ano yan, ng Feather Air Strike yan. Apat na beses sasaluhin mo ng ganung kalakas. Eh medyo masakit nga naman. Item check tayo direct. Farsa, 7.9. Uy, Lightning Transion, tapos ano, Necklace of Durance, and Berserker's Fury, tignan nyo yung ano, Balmod. Berserker's Fury, Wings of Apocalypse, tapos Bloodless Axe. Bloodless Axe yan, so sakali mo. Tapos 9K pero naman dito. Sa, ano, 10.1 naman sa ating Harit, tapos yung 9.6 naman para sa isang Hilda. More on objectives lang yung Hilda, yun. Naku, objectives lang talaga siya. So, ayun lang talaga yung kailangan. Ano, sakit na rin ng binuild niya, knowing na may build, may ano siya, Epta. 7-6 rather. Kaya nga. Pero ayun, 5-11 in favor pa rin dito sa Impunity. So, nahihirapan lumabas ngayon or if ever itong Cyanide na mauna sa clash. More on ano sila, death ngayon. Antay sa kung anong pwedeng possible na gawin ng Impunity PH. A KH pero, rather. Kasi ang hirap for the ano eh, for the Team Cyanide na ano na magsimula ng team fight kasi tatlo yung skill na pwedeng ibigay ng Impunity na pwedeng maubos yung buhay nila. May Last Insanity, may Fatal Links, may Summon Force, pwede pang may tulak pa dito si ano si Valir. So maraming chances talaga yung Impunity Cage na mabuhay sa every single time na may clash. Kung mag-i-engage man sila, itutulak lang sila ng Valir eh. Diba? So yun, tama naman diyan Kuya Irv. Yun yung isa rin sa nagpapahirap sa Team Science because of the Valir. Kasi kanina lang eh, yung nangyari doon sa may riverside natin, gustong pasukin, kasi konting buhay na lang yun eh, para kay Harit ata yun, na gustong pasukin ni Balmot. Pero nakatakas pa rin, it's because of the Valir. So, doon nahihirapan ngayon yung Cyanide para pumalag sa clash na ginagawa. Tapos, eto pa yung zoning na ginagawa ni 7TH. Naku po, speaking of Fatal Links, nag-correct naman dito, Rocky Maru na, tulak nga ba? OP, lalaban, Zaman Force nila pag agad dito, and napatay? Hindi, walang napatay, pero Zaman Force or the Blazing Duet, ay hindi pala Blazing Duet yun. Medyo grabe kasi yung nangyayari dito sa mid lane, mga kaibigan. Si Sofu lalaban sa lima, tingnan natin kung makakapalag nga ba, pinutulak pa rin. Hindi siya makanormal hit dahil dun sa ano, hindi siya makanormal hit guys, dun sa tulak ng isang Balir. Grabe nga grabe naman. Grabe naman yung ginagawa nila. Yung last insanity din. Kasi ang kinagandahan dito sa isang mashup, kaya niyang mag-solo lord. So ginagawa nito ng Impunity,
Sige, paka-aggressive na tayo. Kung pwede na natin umusig kami. Grabe yung set! Naman, nabigay na naman doon sa pangalawang pagkakataon. Napakagandang set coming from Atlas. Nakakuha ng Sanctuary Lord plus the turrets dito for the Impunity KH. Ngayon pa lang, makikita mong gigil na sila at gusto nila ng game number 3. Niker doing a great job for this one. Talagang wala na siyang pakialam. Si Sofu dito, talaga namang mabibigyan. Pero Ken, kailangan niyang makakuha ng damage eh. Kasi hindi siya makalapit. Every single time na nalapit siya, nandun yung Valir para itulak siya. Grabe yung ginagawa ngayon ng Impunity KH. Hirap yung Team Cyanide Alpha sa pagiging aggressive. Kaya na, gaya nga na sinasabi natin kanina pa lang, hirap sila sa 7K zoning. Paano pa pagka sumama itong ano natin? Yung Niker at yung Boom natin. Halos maubos sila dun sa crush yung nangyari ng Blast Insanity ni Boom eh. Tapos knowing na nakakukuha ng objectives tong nakakuha pa si Niker kasi na ano, more on objectives siya. Wala siyang pakialam sa nangyayari. Kung sakaling may mamamatay, edi nain, tama pagkakataon. Pero tingnan mo naman, ang Last Insanity ni Boom, bibigay, walang tatamaan dito mga kaibigan. Pero more on objectives nga ba, ang tropa ninja dito, ay papasok rin naman si Quinn. Nakita niya si OP, sabi niya tingin laban na lang daw. And the game number 2 ay mapupunta sa Impunity KH. Ang pagbawi na inaantay natin sa...